Magandang araw sa inyo. Ngayon, papakita ko sa inyo paano gamitin ang ating Yaskawa Baby Simulator. Dinownload ko ito sa Yaskawa website. Ngayon, ang una natin gagawin ay ang digital operator muna. Dito muna tayo. Ayan. Naka-default ang settings nito. I-on natin yung power. Ayan. Tapos ito, local and remote. Pag naka-ilaw yan, ibig sabihin, local remote lang dito lang sa digital keypad. Tapos, bawasan natin yung frequency niya. Ano muna natin? 10. Hit enter. Gain, start. Ayan. 300 RPM. Tapos, dagdagan natin. Gawin natin 20. Hit enter. Ngayon, nagtatagdag yung RPM niya. Hit enter again. Ay 1,800. Then, gawin natin reverse. Hit up. Up arrow. Hit enter. Hit up, reverse. Yan, nag-click na siya. Hit enter. Then, escape. Yan, lalabas na yung ilaw ng reverse. Ayan. Grabe, nagpo-pag color blue, reverse. Tapos may negative sign, negative RPM. Iwasan natin yung RPM. Gawin natin na. Iwasan natin yung frequency niya. Gawin natin 40. Ayan. Tapos dito, magkita na yung kanyang version na ito ay B1000 technical manual. Ayan siya. Ayan, dito makikita yung parameters ko. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan yung mga niya parameters ko. Then, tayo. Ang ginawa muna natin ay ang digital keypad operation. Sa na gagawin nating video yung sa mga terminal na yun sa stop, sa ano na, remote mode na yun, naka local mode muna tayo. Again, start. Na-reverse siya, gawin natin ulit forward. Enter. Ayan, forward. Ayan, nawala na yung blink. Escape. Tapos, makikita rin dito sa yung output niya. Output. 40 Hz. 28 Ampere. Output voltage.